Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na kayo. Madala lang ako makapag-upload ng video kasi yun nga, medyo busy po tayo. Marami tayong ginagawa lately. Ngayon, eto nga ako nakatambak siya dito. Yung iba, ando sa likuran ko. Kunting ano lang kasi nakaka-receive pa ako ng mga tanong, hindi man ano, meron yung iba, hindi alam ko ano yung PCP. Hindi kasi malinaw talaga yung definition niya. Yung iba alam lang yung meaning, pre-charged pneumatics. So yun, ganyan, pre-charged pneumatics air gun. Ang pagkakala na ginagamitan ng hand pump. Kagaya niyan, yung carbon dioxide, yun po yung CO2. Yun po nilalabas ng mga puno, ng mga lattice sa paligid para malanghap ng tao. Yun po yung CO2. So, medyo friendly yung ano. So, niliquify lang siya para ma-store niya ng mas marami. So, liquefied siya. Tapos, yun nga, pag nahaluan siya ng hangin sa paligid, medyo i-expand siya. Tsaka, yung temperature ng paligid, nakaka-apekto sa kanya. Yung CO2, yeah, malimit, alam na ng iba yan. Na kapag mainit yung panahon, mataas yung pressure ng CO2. Experience, ano po kasi yan, tinignan ko maigi. Sa gabi talaga, titingnan ko doon sa compartment ng kotse, andun yung air gun na CO2 yung laman. So, titingnan ko yung pressure niya. Sa gabi, 800 talaga. So, yung sa ano naman, kapag at 37 degrees Celsius, yung tayo, parang yung may sinat na tao, yung ano niya, yung temperature ng paligid, nasa around halos 1-1 siya. So, mataas. So, kung tanghali, nandiyan ka, naglalakad, kaya mapapansin mo, nasa field ka. Mapapansin mo, minsan parang wild, malakas siya. Kasi nga, nandoon ka sa initan na mas mataas. Let's say, yung paligid natin yan, minsan, no? Pag tag-araw talaga, yung tag-init, umaabot ng 40 degrees Celsius. So, 3 degrees Celsius ang taas niya compared doon sa 37. So, lampas 1,100 na yung kanyang output. Kaya po malakas siya doon. Nagbe-base po kasi sa temperature yung CO2. Pero, yung base niya talaga is 800 PSI. So, yun eh, kapag gabi, malamig ang panahon, yun nga, iniiwan ko sa compartment. Kasi po, nag-convert ako ng air gun, yung arms core yata siya. Hammer type siya. LD ang, ano niya. CO2 yung pinalagay ko sa kanya. So, ang daming shots, parang, pag ano kasi ginagamit, 50 shots na siya, parang halos, wala pa halos na, parang kayang-kaya niya ng ano eh, kasi malaking tanke natin, 0.38. So, sa pneumatics, pinakamababa niya, 60 shots. So, sa 100 plus, halos isang box at kalahati. Eh, pero hindi ko na try ubusin yung laman nun eh. Kasi discharge ko na kagad siya at nilagyan ko na rin ng hindi nagtagal. Siguro wala pang 2 weeks, mga 2 weeks ganyan, na CO2 yung laman niya, CO2 rin yung ginagamit ko. So, umabot siya ng, 50 shots ako. Parang wala pa. Tapos nung discharge ko, hindi ko matanda ako ilang shots pa yung, bago na ubos. Marami. So, 150 lang kayang-kaya niya. Pag ganitong tank yung gamit mo, kasi mahaba yan eh. So, yun yung
pressure ng CO2. So magkaiba siya talaga kasi yung ating ano is ordinary air na nandito sa paligid, yung hindi naman carbon dioxide o hindi naman siya ano mga yun pangkaraniwang hangin na natin, kaya through ano siya kagaya din ng mga hangin na ginagamit sa mga compressor yan sa mga gulong. So ganun din, kaya lang mas mataas talaga yung pressure na ilalagay doon sa tank niya kasi yung mga gulong wala pang 100 PSI yan eh. Yung tank natin umaabot siya ng 3,000 to 3,500 yung kinakarga nung ako. Malimit dati 3,000 PSI nilalagay ko at 3,500. Ganyan, palagi akong lumalampas lalo na kung gagamitin ko sa hunting. Gusto ko kasi hindi baling sobra, wag lang mabitin, wag lang yung kulangin. Ayoko kasi magbobomba pa ako sa field kasi ayoko nung kukulangin ako sa hangin. Dapat eh at least hanggang umuwi 1,500 at least. So ibig sabihin hindi nakakapusin yun kasi nag-a-apply naman tayo ng ano talaga sa 0.22. Ina-apply natin yan is 1,500 hanggang 1,600 sa ngayon. Dati kasi 1,200 lang eh. Ngayon, nag-a-apply na tayo ng 1,600. So, yun nga, yung kaibahan is doon sa sinacharge niyang hangin. Pagkatapos yung sa ano, is true power. Tunay yung power niya kasi yun, especially sa mga regulated na PCP, pantay-pantay yung inilalabas niyang hangin. Ngayon, sa CO2, kung gusto nyo maka sigurado na pantay-pantay din at hindi aangat yung output nyo, pwede nyo lagyan ng regulator na 800 PSI para tumaas man yung ano, tumaas man yung temperature sa paligid, 800 pa rin siya. So may 800 PSI naman tayo na nabibili na regulator eh. So yun nga, sa itsura hindi rin gaano nagkakaiba. Yun nga lang, yung mga CO2 na irga natin, kalimitan yari sa gawa sa tubo, sa stainless na tubo, yan, sa tanso na tubo, yan, yung mga ano natin, mga CO2 na irga natin. Yun namang PCP, mostly, gawa siya sa alloy, T6 alloy, T7071, yan, para mas matibay, pero kalimitan, T6 alloy yung ginagamit. Kagaya po nito, ayan, T6 alloy yung kanyang receiver, yung kanyang chamber. Kaya po ito tinawag na receiver is kasi siya yung sa kanya kinakabit lahat. Yan, makikita nyo, sa kanya lahat nakakabit. Yung offset, sa kanya na rin nakakabit yung valve, yung barrel, sa kanya rin kinakabit. Yung mga tank, hindi mabubuo yung ano, kung wala talaga yung receiver, talagang lahat siya ang magre-receive ng parts. Yung bat sa kanya rin nilalagay. So isa yun po yung pinakapuso ng ano ng airgun, yung ating receiver. So kalimitan yan, sa PCP T6 alloy, meron tayong buo na eh. Itong isa na saka ba na ilagay yun? Ay, ito pala. Dito siya. So, ito, hindi pala siya tapos. Ito yung receiver niya. Dito nilalagay yung gauge. Kalimitan, pinuputol dyan. Ito, ginagawa ko na yung kanyang ano eh. Yung kanyang rail. Ayan, nag-uumpisa na nga eh. Kaya lang, maingay kasi kaya nag-video na lang ako. Makaka-istorbo sa kapitbahay. Ayan siya. Ito yung kanyang housing ng firing pin, ng kanyang discharge valve. Ayan. So, ito siya. Dito ilalagay yung swing. So, kung ito ay
Mabubuo dito yung regulator niya kasama na sa ano, sa barrel. Kung ito ay mabubuo, hindi naman natin sinasabi na hindi po pwedeng lagyan ng hindi po pwedeng gawin, lagyan ng CO2 yung isang PCP air gun. So parehas lang yan. Yung PCP air gun po pwede mong lagyan ng compressed air, yung ginagamit sa PCP. Yung CO2 air gun pwede rin, lalagyan mo lang ng fitting yung quick fill para sa ito, kagaya nito. CO2 siya. Ayan, CO2. Isang example ng CO2 air gun. Ayan. I-convert pa natin sa PCP ito eh. Binuksan ko lang kanina lang. So, para ma-ano ko na. Kita ko, hindi ko kasi alam kung ano yung laman sa loob ng box. So, ito. Ayan. Isa siyang CO2 air gun. Ngayon, pwede rin naman siyang lagyan ng fitting dito. Malalagyan mo siya ng hangin doon sa kaya ng ano, kasi since unreg siya, yung output lang ilalagay mo sa kanya. So 1500 yung output lang. So wala siyang reservoir, wala siyang wala siyang tank. Yun yung tank niya mismo. Unreg siya, kaya yun lang yung pwede mo ilagay sa kanya. Ngayon kung regulated na siya, yung main tank niya, yung storage tank niya, pwede mong lagyan ng doon naman sa capacity ng tank. Kasi yung ilalabas niya na sa output niya, ito yung isang example. Ayan. Yung ilalabas niya sa output niya, let's say dito, yan, pag lampas ng regulator, ito, output na to. Output na yan. Ready na yan lumabas sa barrel. Dito siya dadaan sa transfer port. Kaya nga tinawag na transfer port. Butas siya kung saan magta-transfer yung hangin. So kung ito ay since PCP siya, ang pinag-uusapan kasi dito is yung ano, storage niya. Ngayon, since ang storage niya, ang capacity ay kaya niya 4,500 PSI, yung kanyang rating o yung kanyang yung po pwede mo ilagay sa kanya. Kaya lang, hindi mo po pwedeng gawin palagi yon dahil yun yung maximum na allowed ng manufacturer na kaya niya. So, hindi natin gagawin, lagyan siya na ang PCP naman, pangkaraniwan talaga, 3,000 PSI. Nabasa ko nga no, sa isang encyclopedia na 3,000 PSI nga nilalagay. Unreg siya noon, wala pang regulator noon, kaya medyo valve lock siya pag 3,000 PSI pababa siya. Ang pinakamaganda niya o kaya atin yung tinatawag na sweet shot is yung 2,200. Yung po yung sa PCP na unreg. 2,200 yun yung sweet shot niya. Kaya lang siguro ngayon bakit doon sa 2,200 ay sa limpad. Kasi po during that time, siguro iba pa yung pellet na ginagamit o yung ano. Ang kilala po kasi nung una pa ay Diabolo eh. Yun talaga ang ano nila, tawag nila. So siguro nagbe-base din yung sa pellet. Yung mga pellet natin yon is mababa na yung weight. Hindi na katulad noon. Kaya sa 2,200 sa 1,800 sa limpad siya. Ang kalimitan ginagamitan ng 1,800 to 2,000 PSI is yung mga 0.25 na. At ang ginagamitan na ng 2,200 to 2,300 is yung mga 0.30. Tapos yun, nangangailangan ka na doon ng mas malaking plenum. Kasi mas malaking laki. Yung 0.22 against 0.25 is napakalaki ng diferensya. Kung titingnan nyo, 0.3 lang. Pero ang diferensya nyo sa pellet, doble yung laki. At yung bigat, mas mabigat din talaga. Kaya yung output niya,
pangkaraniwang ina-apply nila, kasi hindi pa ako gumagawa ng 0.25 eh. Kalimitan, ina-apply nilang output is 1.8. Ngayon, kung na-experience yung iba, na medyo nadadala pa ng hangin yon, yung 1,800 PSI. Kaya pag ginawa mo siyang 2,000, kaya umaabot ng 2,000 yan, ang output pressure ng mga 0.25. Is kasi na ano nila, nakita nila, sa 2,000 PSI, kahit mahangin, kahit malakas ang hangin, pwede mo na siyang i-target. Kasi hindi na siya basta nadadala ng hangin doon sa ganung output. So yun po ay hanggang 0.25 lang tayo, kasi yun doon lang ako may experience. Sa ano ay wala pa sa 0.30. Kaya po yun sinishare ko sa inyo. Ngayon yung ano nga, yung topic natin, difference ng CO2 at saka PCP, compressed air yung ano, makikita nyo kayo, carbon dioxide and compressed air. Siyempre, yung compressed air, mas malakas siya kasi yung ano is limited. Kasi kaya kagaya sa ngayon, ang ina-apply nating output is 1.4 to 1.5. Yan, ina-apply nating output sa mga ergan na ginagawa natin para mas malakas. At saka yung kagaya ng isang paggawa sa atin na military, tumawag sa akin yung kasamahan niya na nagpagawa rin sa atin yon. Ngayon parang sabi niya mas okay yung airgun yung kasama niya kaysa sa kanya, kasi yung kasi sa kanya mismong inborn PCP na hindi maganda yung performance para sa kanya. Kaya ang ginawa niya, dinala niya dito sa akin. Nilagyan ko ng plenum kasi walang plenum siya. So, nung malagyan ng plenum, so okay na. Yun namang isa is, CO2 airgun siya. I think manlapat yun eh. Stainless siya. 1,500 yung output niya. Tapos, sabi nga nila, sa golf course kasi sila nagta-target practice. 70 meters, tuwid na tuwid pa yung pellet. Kaya nila nasabing tuwid, kasi kahit itira mo siya ng 10 meters, 20 meters, yun pa rin yung zero. Pag itinarget mo doon, is hindi ka magtataas sa scope o ano, walang adjustment, diretso. So, ibig sabihin, diretso yung bala hanggang doon sa target nilang 70 meters. So, yun ay bababa pa. Siguro pagdating ng mga 90, ganyan, 100 meters ba, medyo pababa na ng konti yun. Medyo bumababa na. Pero maganda nun, yun nga, kaya sabi natin doon sa ating mga ano, mag-zero ka 50 meters. Kaya nga, ang output natin ay tinaas ko na eh. Para sure tayo na yung 50 meters, talagang zero siya. Zero siya sa 10 meters, parehas, the same siya sa 50. Kaya mas malaking bagay kasi yung ganon, kasi let's say hunting o pest control, yung 50 meters mo nakasiro ka doon, mas madaling tumama sa 30 meters, yan mas madali itama yan, kasi kung doon sa 50 meters tumatama ka, yung 30 meters lalo na, kasi kung sa scope mo ibabase, malaking na yung image noon. So mas ano ka, at saka mas mataas yung tolerance para tumama doon sa target. Unlike doon sa nasa 50 ka na, medyo lumiliit yung tolerance kasi mas lumiliit yung target kasi malayo. So yun yung ano, kaya nagbago tayo ng output, nagtaas tayo. So yun nga, medyo humahaba-haba na ng konti yung experience sa airgun, kaya medyo ano na, magto 2 years na akong gumagawa ng airgun. So medyo kumbaga nasasanay na. So ayun, yan lang muna. Hindi po kasi ako nakapag-research, kaya medyo kulang. Example ng PCP,
ito, Taurus ang gumawa nito. So, PCP inborn siya. Ayan siya. Kaya lang, unreg din siya nung ipagawa sa akin nung dalin dito. So, unreg din siya. Kaya, ginawa natin ang offset at saka regulator. Kasi medyo delikado na. Kasi ginamitan nila ng bulb na yung bulb naman ay malfunction na. Akala mo walang laman. Kasi walang nilalabas na output. Pero, nung buksan ko yung tanke, grabe ang dami ng laman. Parang freezer siya, napawis na pawis talaga. Tapos, nag-a-ice ang labas ng ano ng tank. Kaya, yung gano'n. So, yun, napakita ko na sa inyo. Dalawang klase ng airgun. Itong isa ay CO2 and then yung isa ay PCP. So, siguro malinaw naman yung difference nilang dalawa. Sina i-ano ko na nga. At yan ay konting paglilinaw na lang. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Lobat na kasi ako.